Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Ngayon po, ipapakita namin ang isa sa aming lumang katutubong sayaw at bibigyan natin ng pansin ang tinatawag naming Lamano o Tomarok. Ang aming katutubong sayaw ay kabilang sa aming mga lumang kaugalian dito sa bundok Isarog. Tinatampok nito ng aming mga paniniwala sa aming mga paligid. Ang aming mga makalumang sayaw ay ginagawa upang mapayapa ang mga espiritu, humihingi ng magandang aning, humihingi ng tulong, pagalingin ang may sakit, humihingi ng swerte, patnubay at payo. Ang aming pong mga sayaw dito sa bundok Isarog ay dalawang uri bilang pagdiriwang at ang ritual na sayaw. Ginaganap ang aming maligayang pagsasayaw kapag ipinagdiriwang namin ang pasasalamat sa mga espiritu dahil po sa magandang ani. Para din sa ipinagkaloob naming kahilingan o sa pagtitipon ng mga pamilya at kaibigan. Ang aming sayaw sa pagdidiriwang ay halos panggaya sa kung anong napagmasdan sa paligid, tulad ng paggalaw ng katawan ng mga hayop, ibon, unggoy, butike, o aming sinasayaw sa pangdigmaan. Ang ritual na sayaw ay may layunin ng pagsasayaw na ginaganap sa gabing bilog ang buwan. At ito ay tumatagal hanggang sa madaling araw ng gabi. Samantalang ang aming ritual na sayaw ay ginaganap kapag ang aming mga pamilya ay humihingi ng tulong mula sa mga espiritu o engkanto na pagalingin sa amin ang may sakit, pagbigay galang sa aming mga ninuno, tuparin ang mga pangako, at sa paglalamay ng patay sa mag-anak. Ang Lamano o Tomarok ay isa sa aming pinakamahalagang ritual na sayaw na ipasa mula sa unang angkan hanggang sa susunod na mga angkan. Ang ritual na sayaw na ito ay palaging sinamahan ng mga katutubong gimbal at balalong. Ang pirasong kawayan na nagsisilbing isang tambol, samantala po ang mga kamag-anak ay nakaupo at nanunood sa paligid. Niniwala kami na ang pagsayaw ng Lamano o Tomarok ay nagpapahintulot sa taong makipag-ugnay sa mga espiritu o engkanto. Kami ay naniniwala sa pagkakaroon ng mga espiritu sa aming mga kapaligiran. Naninirahan sila sa ilog, mga puno, kahoy, gubat, sa bundok o kahit saan man. Tanggap po namin na ang mga espiritu ay naninirahan sa mundo at namumuhay, na ang pagbigay galang sa kanila ay isang mahalagang tuntunin na nagpapanatili ng kalusugan at kagalingan sa ating lahat. Kaya po, mahalagang isaalang-alang ang mga ito at ang kanilang mga tirahan
upang po maiwasan ang sakit o anumang parusa. Noong una, kapag may nagkakasakit sa amin na hindi nagpapagaling ng iba pang mga manggagamot, humihingi po kami ng tulong sa mananayaw ng Lamano upang po maibalik ang pagkakaisa sa espiritu na maibalik ang dating kalusugan. Dito sa bundok Isarog, ang pagsasayaw ng Lamano ay isang napaka madulang pagganap sa gabing kabilugan ng buwan. Nasa gitna ng kanyang pagsasayaw, siya ay nawawala sa sarili dahil sinasaniban ng ibang espiritu. Ang mananayaw ng Lamano ay may suot na pulang tela sa ulo, pulang tela sa braso, pulang bahag, at isang mahaba at matalim na itak. Sa pagbabanta at takutin ang mga espiritu. Kasama ang pagbibigay sa kanila ng alay na pagkain o anuman, batay kung gaano kalubha ang uri ng sakit o ang nasira sanhi sa espiritu. Ayon po sa aming mga nakatatanda, noong una, kabilang sa pinakamahalagang alay ay ang dugo ng mga kinakatay na ligaw na hayop na ikinakalat sa paligid. Bukod sa mga nasambit na kailangan po sa ritual, napakahalaga din ang mga tunog o ang kumpas ng gimbal o ang balalong. Siya ay sumasayaw sa paligid ng taong may sakit. Patuloy na iniikot ang machete malapit sa may sakit upang po maitaboy ang espiritu. Si Gemma, isa sa aming mga guro sa tribo ng Kuyawyaw, ay nakaranas sa pagkabata niya nang siya ay ginamot sa pamamagitan ng Lamano. Kapag ginaganap ang Lamano, ang mananayaw ay nakikitang sinasaniban ng ibang espiritong nakikiusap. Binabawi o tinataboy ang espiritong galit na nagbigay ng sakit. Sa mga manonood po, lahat ay pinapayuhan na huwag kailanman magbibigay ng anumang puna habang po ang Lamano ay sinasayaw, nang maiwasan ang anumang kakaibang bagay ang maaaring mangyari. Marami pong naniniwala at napagmamasdan na sa kagitnaan ng pagsayaw ng Lamano, ang mananayaw ay parang wala sa sarili at walang kamalayan sa nangyayari. Bumabalik siya sa kanyang sarili pagkatapos ng sayaw. Ayon sa aking 72 taong gulang na lolo na si Giloy Mando, bago ang pagdiriwang ng mga angkan o magkakaibigan, ang paghahanda ay nagsisimula sa pangangaso ng mga ligaw na hayop para sa pagkain. May nakahanda din silang lalagyan na parang mesa o dambana na paglalagyan ng kanilang matutulis na itak. Bakit nga ba itak? Sapagkat ang itak ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang pag-aari ng Aita. Ito ay gamit din nila
sa pagsasayaw. Ang kasaysayan ay nagsisimula sa kanilang pagtitipon. Sinimulan ng sayaw ng Lamano ang pag-iikot ng kanyang itak. Kasama niya ang pulang banda, kalaunan, inihahagis niya ang pulang banda sa isa sa mga manunood. Ang sino mang makahuli ng pulang banda ay magpapatuloy na sasayaw at ihahagis din ulit hanggat lahat ay nasa sayawan na. Iyon ay isang masayang pagtitipon para sa mga katribo. Ang mga lutong ugat na pananim at karne ng usa o baboy damo ay siyang masarap na pinagsasalo-saluhan kasabay ng tuba galing sa niyog. Hanggat ang iba ay nawala na sa sariling isipan. Kung minsan ay nangyayari ang kaguluhan na mapanganib dahil ang bawat isa sa kanila ay may itak sa kanilang bewang. Nagtapos ito minsan sa isang madugong kaguluhan. Nakapagtataka dahil po sa gitna ng nakakatakot na kaguluhan kung saan ang mga kababaihan lamang po ang maaaring tumigil at kanilang pinapakinggan. Dahil pala ang mga babaeng aita ay lubos na iginagalang ng mga lalaking aita. Bagaman ang Lamano ay hindi na isinasagawa tulad noong mga panahon, subalit ang aming paniniwala ay patnubay pa rin. Ayon sa aming mga nakatatanda, ang sino man ay maaaring matutong maging manggagamot. Ngunit ang mananayaw ng Lamano ay kabilang sa angkan ng pamilyang mananayaw ng Lamano din. Ngayong gabi ay kabilugan ng buwan. Nais naming itampok ang aming pagdiriwang ng sayaw ng kasayahan. Nagaganapin ni Nalibon, kanyang anak at tiya Binyang mula sa tribo ng Kalapnitan. Nais po naming ibahagi, itaguyod at ipasa po ito sa mga susunod na salinlahi upang maipahiwatig ang tungkol sa aming mga lumang kaugalian bago po kami tuluyang mawala. Yeah.
tagaye se padi tagaye tagaye se madi kaya ngunyan simong laguke masiramon. Abangan po natin ang susunod na kabanata. Ito ay ang basisi, ang aming lumang kaugalian sa pagtatanim dito sa bundok. Ito po ay hinding-hindi makapaniwala sa ngayon. Pero po, talagang ganun kami noon dito sa bundok Isarog.